Hi guys, so welcome back to Tranquillo Pet TV. Yay! Okay, so good morning po sa inyo lahat. So ngayon, nakikita nyo mga paso ang nakikita nyo at mga lupa. At ako ngayon ay kasalukuyang naghahakot ng lupa. Hindi para tayuan ng bahay, kundi ngayon nakikita po ninyo para ilagay sa paso at meron tayong itatransplant ngayong araw. Kasi, nung paglabas ko kanina, parang naawa ako sa aking small garden. Kasi congested na yung mga cactus natin, tapos yung ating mga, hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na to, pero ang tawag ko sa kanya ay pine tree. Ngayon kung alam nyo po yung tawag sa kanya, sa kanila, please, paki-comment down below na lang. Yan. Kasi hindi ko talaga alam kung anong tawag sa kanila. Pero nabighani lang ako. Yon, nabighani lang ako doon sa kanilang itsura. Talagang mukha silang parang pine tree para sa akin. Okay? So mapakatigas yung ano nila, napakatigas ng balat nila, dahon nila, at talaga namang napakaganda dahil gumagapang siya. Para po siyang bonsai. Pero mamaya makikita po ninyo. So ngayon, ang ginagawa ko is kailangan ko lang punuin itong maliliit na paso na ito para sa ganon, maitatransplant natin sila ng maayos. Kasi ano yung mga pinaglagyan ko sa kanila, nilagay ko sila sa isang ano, yung mga 1.5 na cooking can na plastic. Tapos nakita ko na natutuyo yung kanila mga dahon. So ngayon, I decided na i-transfer na sila para mas gaganda ang kanilang pagyabong ng kanilang mga dahon. Yan. So, ang Tranquillo Pet TV po, hindi lang po siya sa mga animals, no? Sa mga tranquil animals. Kung hindi, maging ang hilig din po natin ay paghahalaman. So, hindi naman po tayo nabiyayaan ng ganung kalawak na space. Kaya, we're making the best out of my very limited space. Yan. So, mamaya makikita nyo yung aking napakaliit na garden ay talaga namang naging congested na. So, I decided ayusin, i-transplant, at para magkaroon naman ng presentasyon yung aking harapan ng aking ano, harapan ng aking bahay. Yeah. So ngayon dito sa ano, itong video na to, medyo na ano ko eh. Ayan, nakahanap ako nitong stick na to para mapalambot, kasi ang aking pansa joke, hindi naman talaga yan matigas, kasi ano yan, yung sun rocks, kaya nayuyupi yung ano yun, harapan. Kaya very challenging. Pero alam mo naman tayo, ano naman po tayo, maparaan. Kaya syempre, mag-work pa rin yan. Yan. So, ang lupa po dito, bali lumabas pa ako ng subdivision namin para lang makapunta dito. Para makakuha ako ng lupa. Kasi wala lang baka, may mga bakanting lote, pero ang tataas ng talahib. Kung makikita nyo po yung isa kong video, kung paano ko kumuha ng malunggay para sa ating mga alagang hamsters, ay makikita mo doon na ang mga talahib ay sadya naman talagang napakataas. Okay? So, ngayon, tayong, ano, kaya ito, dumayo pa tayo dito sa kabilang subdivision. Actually, pag lumabas ako ng subdivision, itong subdivision na to, ang, ano, ang hubungan. Okay? So, ang subdivision po namin ay papasok ka pa sa loob ng isang malaking subdivision, tapos sa dulo ng subdivision na yon, may isa pang subdivision. Yan. So, ganun pong ka-high security ang subdivision namin. Kaya yan, marami akong resources. May resources ng lupa, may resources ng malunggay para sa mga lagang hamsters. Yan. Tapos meron din tayong ano, free range yan. Okay, so welcome home. So nandito tayo ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na natutuyo na sila. So nilagay ko sila sa 1.5. At yun nga po, bali ang challenge ko dito, kailangan ko na silang ano ba yan, dami pang buhok. Yan. So may mga buhok kumakabit. So kailangan ko silang, ayan po, bali natutuyo na yung kanilang mga gilid, kasi siguro hindi dahil maganda yung lupa or yung space, hindi na nakakahinga or whatsoever. Kaya I decided na i-transplant sila dito sa malaki-laking paso. Yan. So, hindi ko po alam kung ano ang tawag sa halaman na to.
Pero tinatawag ko lamang po sila na pine tree, parang bonsai pine tree. Tsaka hindi po siya yung umaangat, hindi po siya yung tumataas. Bali, gumagapang sila, humihiga sila. Yung susunod ko dito na ano, na itatransplant, yun po, tingnan nyo, higang-higa na siya. So, na-appreciate ko yung ganda ng halaman na to. Kasi pag once na ilalagay mo siya sa table, ano, maganda yung kanyang ano, maganda yung kanyang appearance. Pero sana maayos natin. Kaya gusto ko ilagay sila sa tamang lalagyan. Yan. Kaya ayoko na nung ano, ayoko na nung alternative na 1.5 liters na cooking ka, ano na coke plastic bottle. Kaya I decided na ilagay na lang sila sa paso. Ngayon po, naghahanap ako ng paso na yung gulong. Kasi mas nahalata at mas na-appreciate ko yun kasi mas tumatagal po yun. Eh well, pero wala kasi akong makita nun dito. Kaya I decided na lang, bumili na lang ako ng maliit na plastic. So, one down na tayo. Woohoo! Okay na to. At ito po, ang isa naman, dito ka muna. At ito namang isang to, yung aking sunod na kukunin, ay ang sinabi ko na humihiga na talaga siya. So, ang ganda nito, guys. Pagka nakita nyo to or nag-alaga rin kayo nito, ma-appreciate nyo. Yan. Tignan nyo po, higang-higa na siya. Hindi lang masyado nung nakaangat po yung camera eh. At makikita nyo na, tignan nyo, naaabot niya yung kanyang mga katabi. Yan. So, ang gagawin ko dyan, itatransplant ko din yan. Tapos, may naisip ako eh. Mamaya, baka pwede ko siyang italian para papaikot siya, hindi siya pahaba, hindi siya pagapang palabas ng paso, pero paikot siya sa paso. Ayan. So, anhin ko muna, kailangan kasi maingat to eh. Maselan po kasi itong mga to. Kailangan buo yung kanyang ugat kasi mamamatay siya pagka hindi. Ayan. So, yan po. Ito po yung sinasabi ko. So, gumagapang siya, pahiga. Ayan. So, medyo challenging kasi naka-ano na siya eh. Nakapahiga na eh. Yan, iharap ko muna. Yan. Tapos po, ang gagawin ko sa kanya, bali parang iikutin ko siya, ipiplip ko yan. Tapos lalagyan ko na lang siguro ng mga wire para sa ganun, mababaluktot ko yung kanyang katawan. So, ayusin ko muna to. Lagyan ko muna ng lupa yung kapaligiran niya. Kasi habang ginalagay ko to, tumatakbo yung isipan ko kung paano ko siya papagandahin. Kung ganito ba, yan, tapos itatali ko na lang siya dito. Sa kanyang katawan para iikot siya. Para kung tutubo siya man, paano siya, pabalik siya sa paso, hindi siya palabas ng paso. Yan. So, yan yung gagawin ko maya-maya lang. Okay? So, ngayon, mag-ano tayo? Ang gagawin ko dyan, ipupunuin ko muna to ng additional na mga soil kasi napakaganda ng soil nila. Hindi lang talaga nakakayabo ng gusto yung kanilang mga ugat. So hopefully, dito sa pagtransplant natin sa kanila, makatulong tayo. Yan, so dito ka muna, sampay muna kita dyan. Sampay talaga. Kasi tinan nyo pa, makikita nyo paano siya eh. Pagapang. Yan. At dumako naman po tayo sa ikatlo. Bali, itong ikatlo naman to, ang maganda sa kanya, kasi, ano, parang dahil mataas yung 1.5 liters na ginawa ko, ngayon ang nangyayari, pababa yung tubo nila. Pagapang sila na pababa. So, ang challenge dito sa akin is papaano sila mapapatakbo sa paraan o sa destination na gusto ko. Yan. So far, ang gagawin ko muna sa ngayon ay kailangan muna nilang mabuhay. So sa pag-transplant na to, ito yung kailangan, ito yung challenge na dapat hindi sila mamamatay. Kailangan mabubuhay sila. At may nagsasabi kasi minsan, minsan na rin ako nasabihan na malamig daw ang kamay ko. Kaya feeling ko, plantito din tayo. Yan. So, yun, tayo, kaya ang ginagawa ko ngayon, plantito. Anyway, bago pa naman wala pa pong pandemic, nagtatanim naman ako. So, wala pa pong pandemic ito, mga alaga ko na to, mga halaman na to. Kaya, maliliit pa lang to dati, mga kalahating dangkal pa lang.
So hindi ko lang sila naalagaan, nagkaroon ng time at nagkaroon din ng lakas ng loob na i-transplant sila dahil nakikita ko na yung urgency. Kung makikita po ninyo, ito, yan, yan, tapos ito, yan, ito, yan, tapos ito pa, yan, makikita po ninyo na talagang mga natutuyo na sila. It's just medyo pangit ang tingnan. Tapos kung mahahalata ninyo itong part na to, yan, napakapayat na. So, kumpara naman dito sa mga itaas nila, yung pinakang talbos nila. May ayabong. Yan. So, kaya ito yung pinakang ginawa ko ngayong araw para nang sa ganon maging maayos ang kanilang pagtubo. At ganon din po, parang gumanda kasi naniniwala ko sa ganda ng halaman ako. Okay? So again po, paki-comment lang po kung ano yung tawag dito sa halaman na to. At malaking tulong po sa atin yan dahil ipiprint ko talaga at ilalagay ko dyan para hindi ko na makakalimutan. Yes po, promise ko po yan. At after siguro mga 15 days or 20 days or 1 month, yan, i-update ko po kayo dito sa pag-transplant natin. Siguro by the end of my vlog, itong video na to, okay, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng kabuuan ng ating video para makita nyo kung ano yung pagka-itsura ng pag-transplant natin sa kanila at ganun din yung after 1 month, the making, kung ano yung nagbago sa kanila. So kung ito rin po, kung nakikita nyo po itong mga cactus o yung kung cacti, yan, ang plural form ng cactus ay cacti. Yan po yung ating English. Actually, Latin. Okay? So, mamaya, ititrim ko rin po yan. Yung mga mahaba na nasa taas, ititrim down ko po yan para magmukha silang bagong trim. Tapos, yung mga matataas na yan, puputulin ko, ikakabit ko na rin yan kasama ng mga pine trees natin. Ilalagay ko yan sa gilid para pag tumubo, tapos merong gumagapang, maganda ngayon siyang tingnan. Yan. So, pwede natin silang pang-display sa bahay or ipapasok natin pag nagsushoot tayo sa Tranquillo Pet TV. Yay! Okay? So, yan. So, nagdumi na yung paligid, ano? So, lilinisan ko yan mamaya para sa end of ating end ng ating vlog, i-ano na rin natin. Ipapakita ko rin kung paano ko naglinis. At idadamay ko na rin sa vlog na to yung aking paglilinis nung aking nasa labas na mga guppy. Bali, nakita ko kasi yung homework tsaka yung guppy grass. Na medyo natutunaw na sila. Nadudurog na. So, nalalata na sa tubig. Ang dumi na tingnan. Ngayon, sayang, marami pa naman akong nakita mga kitikiti pagkain ng mga guppies natin. Pero, pangit na siyang tingnan. Color green na. Kaya, lilinisan ko na. So, cut ko muna itong video na to, balik ako kayo pagkatapos ng maglinis. Okay, so ito na ang ating trim ng mga cacti. Yeah. So pinutol ko na yung mga mahaba. Ayan, so marinis ko sa tingnan. At ito na yung ating bagong linis na outdoor guppy ating tool. So yun yung mga guppies natin. So magaganda yung gatis na yan, talagang ang gaganda nila. Yan. Talagang nabubuhay sila dyan. Yan. So ito na yung ating mga bagong transplant na halaman. So nagpapasalamat at kayo po'y aking i-update dito sa ating mga halaman na ito. Yan. So napakagandang mga halaman. Ito, di ba, para mga patusok-tusok, para mga pine trees. Ang kinaganda lang yan, napakaliit lang nila. Hindi sila lalaki. I cannot wait na sila ay magsilaki at maganda ang kanilang mga puso. So, mga guys, thank you very much talaga sa pagsuporta at panonood ng ating mga videos sa Tranquillo Pet TV. At ito yung ating fighting fish. Yan yung nag-iisa na tirang anak doon sa marami nilang anak. Naibenta ko na ito. Yan. So, guys, yun po. Thank you very much po talaga sa panonood. At hanggang dito na lang muli. Hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!